Yan, gawin nating masarap ang Indomie. Magluluto po tayo ng Indomie. Ko na po yan nilagyan ng sibuyas at bawang dahil lasa hindi siya masarap. Noon ako pong iginisa itong sa mantika yung beans dahil matigas yun. Gawin natin pong healthy yung Indomie. Yan, pwede na. Repolyo. Para sumarap po ang Indomie. Maganda po, crunchy lang yung gulay. Nalaga ko na siya. Wala pong carrots, naubos na. Thank you.
Diyan ko po ng itlog. Ayan. Yan po, luto na. At least, kahit indomie lang po yung ating kakainin, ay naging masustansya po siya. Dito po ako kakain. Aray ko. Dito po ako kakain sa lapag. Ako'y nakasalampak. Diba? Yan. Bye-bye na po. Para maging masustansya yung ating ahustuhin ko pa lang 10 minutes. Yan lang kayo. Sayang yung ano. Sayang yung time. That. Kain po tayo. Kain po tayo ng indomie with gulay. Ganun lang po, igigisa lang po sa mantika yung mga gulay. Kunting mantika lang. Kasi may mantika na yung indomie. Tapos lagyan lang din po ng kunting asin. Para hindi mabang yung ano. Kasi pag nilagyan mo pa po ng bawang at sibuyas, nag-iiba po yung lasa. Minsan, ang ginagawa ko dito yung parang lumi. Nilalagyan ko din siya ng ano, ng gulay. Tapos, babasagan ko ng itlog. Lagyan ko ng konting cornstarch. Iba-ibahin po natin ng ano. Ng style. Para hindi nakakasawa. Ito daw ang ano. Pambansang pagkain ng mga OFW. Sa gitnang silangan. Indomie. Minsan, inuulam ko po ito sa kanin. Wala ng carrots eh. Pumunta kami kahapon sa tindahan.
Ang alaga kong dalaga. Sabi niya, kumuha ka na ng gusto mo. Hindi, kumuha na ako ng ano, isang balot na indomie at saka nakakita ako ng munggo. Kumuha ako. Paborito kong go. Sarap. Pag ginisa mo tapos halo, kahit wala na mga karne-karne, lagay mo lang ng magic sarap, tapos ang nilalagay ko dun sa Pilipinas, dahon ng ampalaya. Sarap. Pag may karne, di lalong mas masarap. Yung munggo sa Pilipinas ay tinatanim ko. Maluang. Nakabili po ako ng lote noon doon. Halagang 40,000. Pero maluang. Mura lang yung pagkabili ko. Maluang. Pwede ang tatlong bahay na maluluang pa ang harapan. Ang ginagawa ko po noon doon, nililinis ko yun. Kaya nag-uupa ako ng kasama ko maglilinis. Kaya pinapa-esprehan po ng power. Tinataniman ko lahat ng gulay yun. Kasi pag ako magtanim-tanim ng gulay. Ano-ano? May mga kadyos. Talong, sitaw, lagyan ko ng okra, may kamote, may ano to, mga gabi. Basta kahit ano na pong pwedeng gulayan na meron akong pwedeng itanim. May balinghoy, may papaya, ganyan. Tapos yung mga madrikakaw doon sa aming palibot, tinataniman ko yun ng mga patani, patola. Parda. Di nakakalibre na sa pangulam. Tapos marami ako nun alagang manok. Manok at saka baboy na native. Dati po noon may tatlo akong inahin na native. Pag hindi nabili yung mga anak, pinapaalaga ako, hati. Pag pwede na karnihin at gusto nilang karnihin namin, karnihin namin, hati kami. Minsan, isang baboy lang na native. Kakarnihin namin, pangulam lang namin. Hindi na malaya ng kahanggan. Hindi na makandi na kamalay ang kahanggan na magkarne kami ng baboy. Hindi naman po gaano kalakihan kasi yung mga baboy yung mga 6 months ganyan na native. Uy, kayang-kayang dumugi ng 2 tao lang. Nilalagay ko lang lahat yung sarep. Ngayon, pag uwi ko at ako'y nakapagpagawa na ng aking retirement home. Doon sa, doon sa padalawang lote ko na nabili. Doon kami mismo titira kasi itong una kong nabili, pauupahan na lang namin yon.
yung bahay na doon. Pauupahan na lang namin yon. At yung padalawang lote kong nabili, doon kami titira. Kasi maluang yon. Makakapagtanim-tanim ako doon ng mga gulay-gulay. And guys, 15 minutes na. Baka hindi ko may upload. Bye-bye.